Bulkang Mayon itinaas na sa Alert Level 2 ng FEVOX. Naritong report. Alas 10 ng umaga kahapon mula sa Alert Level 1, itinaas na ng FEVOX sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon dito sa probinsya ng Albay. Base sa tala ng FEVOX, mula sa average na 5 rockfall events per day, pumalo na sa mahigit 30 to 40 events ang naitala nila mula noong araw ng Linggo. Habang lumaki na rin daw ang volume ng lava dome sa crater ng bulkan. Pagdating naman sa phreatic eruptions, of course, nandyan yung possibility niyan. Actually, kahit naman po naka-alert level 0 ang isang aktibong bulkan, pwedeng magkaroon ng phreatic eruption. Naka-alerto na rin ngayon ang Albay Public Safety and Emergency Management Office, habang naka-close monitoring din ang MDRRMO, LGU at barangay na nakapaligid sa bulkan. Ayon kay APSEMO Head Dr. Cedric Daep, base sa parameters ng FEVOX, mababa ang sulfur dioxide emission ng bulkan, kaya wala itong pressure at seismic activity na ipinapakita maliban sa rockfalls. So generally, walang pinapakitang ibang parameters na pwedeng mag-indicate na delikado except doon sa rockfall. Yun naman ang pinapakita sa bulletin. Kaya ang advice ko dyan, as PDRRMO ng Albay, yung climbers bawal sa taas, lalong-lalo na sa southern portion. Bagamat wala pang ipinapatupad na preemptive evacuation, inalerto pa rin ng APSEMO ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Santo Domingo, Daraga at bahagi ng Legazpi City. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, nagpaalala naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga piloto na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan dahil sa posibleng panganib na dala nito. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV.